So ayun, RDTV. So last 3 days puro ako unboxing ng sapato. So ngayon, balik na naman tayo sa tutorials, no? So if bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe para lagi kang updated sa mga videos ko. Click mo yung notification bell button. So simulan na natin yung topic, wag na natin patagalin pa. So here we go. So ayun, no. So parang medyo hyper ako kasi sobrang init ngayong panahon, no. So pero baka by tomorrow balik ulit tayo sa sapatos. So ngayon lang, guys, pag-usapan naman natin yung mga bawal sa YouTube, no. So ako, guys, ano, ang dami kong na-encounter ng mga bagong YouTuber, no. So medyo nalulungkot ako kasi yung sa mga pamamaraan nila. So sabi ko, gawa na lang kaya ako ng video para at least aware, especially yung mga bago, kung paano sila magsimula, no. So sasabihin ko sa inyo yung mga bawal. So so guys, ito very common, no. So unang-unang bawal is yung sub to sub. Pero kung gagawin nyo ng tama, hindi yan masama. So yung iba kasi is, ayun, unang-una is yung nagda-drop ng link. Ayan, talagang spam yan, guys. So huwag na kayong mag-drop ng link. Kasi minsan naninisi tayo, minsan sinasabi natin na baka inunsub mo ako, ganyan. Guys, gawin natin ng tama para hindi yan bawian, no. So ngayon kasi, guys, sobrang laki na ng demand. I mean, sobrang laki na ng YouTube. So parang lahat ng tao nagba-vlog, no. So kaya nagiging mahigpit na si YouTube. So guys, konting ingat lang, no, sa mga ginagawa natin, no. So una is kailangan niyo munang manood. So manood muna, huwag tayo mag-subscribe. Kasi pag nag-subscribe tayo without watching, so talagang huli ka, no. And also yung pagko-comment, iwasan nyo na yung mga comment na nahalatang nakikipag-sub to sub ka. Pwede ka namang mag-comment, like for example ng nice video, very informative, gagawin ko yan, yung something ganun. Huwag nyo nang sabihin na payakap, pabalik ng ayuda. Huwag ganun, guys. So ayusin din natin yung mga pagko-comment, no. So para at the end, hindi rin tayo binabawasan. So ayun. So guys, yung pangalawa is, huwag kayong mag-upload ng something na masama, like yung mga patayan, scandal or anything, no. So iwasan nyo yun, no? So automatic nire-remove yun ni YouTube. So ako nga, before na experience ko, nag-thumbnail ako ng parang medyo hindi ganong kaganda. So nag-email agad sa akin si YouTube na palitan ko yung thumbnail ko. So actually si YouTube talagang bawat galaw mo minomonitor niyan. Pag may mali kang ginagawa, automatic mag-i-email yan sa'yo para bigyan ka ng warning. So guys, wag na wag nyong gagawin yon. So talagang bawal na bawal yung ganon. So guys, yung pangatlo is yung copyright. So siguro some other day pag-uusapan natin yung two types ng copyright, no. Kasi 'di ba may strike tas may claim. So ako personally, meron akong naging copyright. So ang ginawa ko na lang, kasi medyo bago pa ako noon, dinelete ko na lang kasi natakot din ako. So okay naman din yung ginawa ko kasi hindi pa naman siya ganoon karaming views, and para at least wala na ring masabi when para kung in case ma-review. Eh, di na ako mag-iisip na baka hindi ako ma-monetize or what, no. So guys, iwasan na natin yung copyright. And suggestion ko is, gumawa na lang kayo ng vlog na kayo, na kayo mismo yung nagsasalta, sarili nyong video. Di ba madali lang naman na gawin yun, no. So yun lang yung mapapayo ko, no. So talagang huwag na huwag kayong magka-copyright. So yung pinaka-last ko, actually sobrang guilty ako dito, and masasabi ko na bago lang kasi ako noon kaya ginawa ko to, no. So wag na kayong gagamit ng third party app. So maraming third party app, no. So familiar naman siguro kayo sa mga third party app. So guys, wag na kayong gumamit niyan kasi actually na experience ko lately yung mga views na meron ako, so nababawas na siya. So unti-unti nang nire-review yan ni YouTube, no. So kaya nag-iba ako ng strategy instead of doing third party app. So may ginagawa ako ngayon na mas legit
and under talaga ni Google, no? So siguro some other time tuturo ko sa inyo kung paano. And ayun, talagang nababawasan talaga siya, guys, no? So napapansin ko yung watch hours ko medyo bumababa. So talagang nagsisi ako by using third party app. So yun yung mga bawal, guys, no? So I hope may natutunan ka. So share ka ng experience mo, no? So kung na-experience mo bang makapiright or gumamit ng third party app, no? So guys, RDTV signing off. So bukas abangan niyo yung bago kong upload, then peace.